Hey, mga kamakina, ang gagawin naman natin ngayon, kakalibrate natin yung conductivity cell. Ang gagamitan natin siya ng meter. Ayan. So, yung line, kinunik ko na sa bicarb at saka sa acid. Ito, saka na lang, kukunik natin dito. Para makikita natin yung reading ng conductivity. Kung ano yung lalabas dito sa meter natin, yun ang ilalagay natin dito sa conductivity. Take time yan kasi kinalibrate natin to, magte-take time yan. Nagsimula siya sa zero. Hintay lang natin siyang sabihin niya yung stable. Kasi kanina 17 yung conductivity na ito to 15. Tumataas sa 17 tapos bababa ng 15. Masyadong mataas. So, kinalibrate ko lang tapos binidyoan ko separate para makita nyo kung paano mag-calibrate ng conductivity. Tapos ikakalibrate ko na rin yung duration nito kasi parang mababa yung pressure niya. Mababa lang ng 1 point. Conductivity volume is a stable set. Ayan. So, ang lumabas dito 14.0, 14.8. Makikita nyo 14.8. Bago nyo i-confirm, lagay muna natin dito yung reading natin. 14.08. Yan. Tapos na yung calibration natin. Ngayon, ikakalibrate ko naman yung duration at saka yung flow. Separate video rin natin para mapanood nyo.
buksan natin itong machine. Next video na lang tayo kasi ano na to eh, calibration ng deration at saka flow. So, next video tayo. Okay? Mga kamakina.